Hanggang 2 o 3 araw daw posibleng maramdaman ng aftershocks kasunod ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Northern Luzon kahapon. Kaugnay niya, makaparayam natin si Phivolcs Director Renato Solidum Jr. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga. Hanggang sa mga oras na ito, ilang aftershocks na po ang naranasan? Hanggang 7 ng umaga may 798 po na aftershocks. At ang pinakamataas dito ay magnitude 5.4. Mm-hmm. So yung ganun lakas po pala ay maituturing na hindi bagong lindol? Ah, tama po. Lahat po ng mga aftershocks ay lindol talaga. Distinct na earthquake. Okay. Pero kung sila ay nagsimula o nangyari doon sa paligid ng malaking lindol, yung epicenter nito, ay tinuturing nating aftershock. Okay. Director, base po sa ulat, 17 kilometers po ang lalim na pinagmulan ng lindol sa epicenter nito sa Tayum, Abra. Ano po ibig sabihin nito pag mababaw po yung lindol na yan? Kapag ang lindol po ay mababaw, yung enerhiya na pinapakita ng lindol ay hindi masyadong nauubos, kaya malakas ang pagkaramdam ng mga tao sa ibabaw. Mm-hmm. Kumpara kung ang lindol ay malalim, mga 50 kilometers, mas humihina na po yung energy kasi na-absorb ng mga bato ang enerhiya ng lindol. Mm-hmm. Malakas din po ang naramdamang pagyanig dito sa Metro Manila kahit malayo sa epicenter. Sabi nga, wag naman sana, pero pag dito sa Metro Manila nangyari ang magnitude 7, ano po mga pwedeng asahan mangyari para mapaghandaan? Posible pong maraming masisira, mga gusali at mga tao ay posibleng may mamatay at masugatan. Importante po na patibayin ang mga bahay at gusali at maging tama ang pagresponde ng mga tao kaagad pagkatapos ng lindol lalabas after doing the drop, cover, and hold. At maganda ang responde ng mga kapabayan natin sa komunidad at LTU para matulungan kung may mga nasaktan o natrap. Mm-hmm. Director, marami ho ang natakot eh kasi nagbalik tanaw sila nung 1990 earthquake. Parang magkasing lakas po pati mga lugar na naapektuhan. Iisa lang ho ba yung fault line na gumalaw o magkaiba po? Magkaiba po. Dikdik fault po yung 1990 at ito naman pong nangyari kahapon ay Abra River fault. Magkaiba po sila. Pero magkalayo rin sila? Magkalayo, siyempre. Yung dikdik isa na Nueva Ecija, ito nangyari sa Abra. Panghuli po, paalala po sa publiko kapag... Director? Director? Okay, maraming salamat at si Phivolcs Director Renato Solidum Jr. po ang ating nakausap. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.